Certificate of Canvass mula Northern Samar, ang pinakauling na i-transmit ngayong hapon sa National Board of Canvassers. Nagkaroon ng special election sa Barangay Rojas at Municipalidad ng Lope de Vega kung saan 169 ang bilang ng mga botante. Kaninang tanghali, na i-transmit ang COC mula sa Lanao del Sur na naunang naantala dahil din sa special election sa ilang lugar. Laman ng Lanao del Sur COC ang 357,798 votes para sa mga senador at party list candidates. Kanina bumisita rito sina Senate President Franklin Drilon dito po sa PICC at House Speaker Sonny Belmonte para kausapin ang NBOC kaugnay ng gagawin naman nilang congressional canvass sa presidential at vice presidential votes na magsisimula sa May 24 pero hindi sila nagpa-unlock ng panayam sa media. Bukas alas 3 ng hapon, sasagawa rito sa PICC ang proklamasyon ng mga nanalong senador at party list representatives. Inaasahan naman na magiging star-studded ang proklamasyon dahil sa mga artista na asawa po ng ilang ipoproklamang senador at maging miyembro po ng mga party list groups. At mamaya po, isubukan din nating kausapin yung magkabilang panig. Ano? Yung pong panig ng COMELEC pa rin, kaugnay pa rin itong sinasabi po, hinihiling na special audit ni Vice Presidential Ball o itong kandidato pagka-vice presidente na si Senador Bongbong Marcos. At ito pong panig ng kampo naman ni Congresswoman Leni Robredo, kaugnay pa rin ng mga issue na kinakaharap po, particular po sa mga boto na kanilang nakuha, no? At nananatili nga yung question na magkabilang panig. Kiniklaim ng kampo ni Congresswoman Leni Robredo na mahirap nang habulin yung kanyang lamang at nais naman itong si Senator Bongbong Marcos na magkaroon ng special audit. Sa panig ng COMELEC, nasa linya po natin si Ginoong James Jimenez, tagapagsalita po ng Commission on Elections. Sir James, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Jiggy. Apo. Dito po sa special audit na ginagawa o hinihiling po ni Senator Marcos ay para nga pong ang observation nung marami ay pag nagsalita ang Smartmatic, sinasabi nila na walang nabago sa code o sa script. Pag nagsalita naman ang COMELEC, eh halos pareho po ng sinasabi. So yung special audit po ay sa tingin nyo ba dito talaga maabot yung katotohanan o yung makakasagot sa duda na nararanasan po o nararanasan ng ilan sa ating mga kababayan? But Sir Gigi, kailangan ko lang i-emphasize, i-point out na hindi lang Smartmatic at COMELEC ang nagtutugma. Katunayan, ang nagtutugma dun sa assessment na wala naman talagang naapektuhan sa pagbilang ay NAMPREL, DPCRV, at yung mga iba pang experts na nakausap ng mga dalubhasa na nakausap na natin, no? Gayun din yung mga ibang miyembro ng publiko na naiintindihan naman yung pinag-uusapan, sila mismo sumasang-ayon naman sila na talagang mukha namang wala talagang naapektuhan doon sa resulta. Gayun pa man, no? Nandiyan na yan, meron ng request for an audit. Siguro kailangan na lang natin na kailangan siguro muna pag-aralan ng ng komisyon. Kare-receive lang nung nung mismong request, titingnan muna kung ano ba talaga yung scope ng trabaho and then magde-decide po yung komisyon. Sana naman kung masagawa yan ng maayos, eh sana matigilan na yung usaping may bandaraya. Kasi again, marami na po ang nagsasabi at patong-patong na rin yung confirmation na yung pagbabagong ginawa ay wala pong epekto doon sa resulta. Apo, parang ang lumalabas ho kasi, yun nga po kiniklaim ng, sa panig ng COMELEC, ini-insist na walang pagbabago sa resulta at ganun din po yung sinasabi ng Smartmatic. Ano? Pero ang, kumbaga parang sa puntong ito, kailangan nung magre-referee para naman sa taong bayan. Eh. Yung halimbawa po, kung kaya ng mga estudyante ng UP o ng Mapua, yung mga sanay po dyan sa IT na yan, eh, open ho ba ang COMELEC sa ganun para talagang masuri o ma-forensics ito pong mga makina na ito
kung saan yung data, hindi naman natin sinasabi na apektuhan, kung ano man yung nag-epekto ng enya at question mark nung gabing iyon na binago po yun. Open ho ba yung COMELEC sa ganito pong pagkakataon? Ulitin ko lang, Sir J.E., yan nga yung sinasabi ko eh. Hindi lang naman COMELEC ang nagsasabi niyan, hindi lang Smartmatic, kundi yung mismong election watchdog ang nagsasabi. Di ba sila nga yung dapat na tumatayo na representante ng taong bayan? NAMPREL, halimbawa. NAMPREL has been very fair, kinikritisize ang COMELEC kapag sa tingin nila kailangan. Pero at the same time, pag sa tingin nila, wala naman problema, sinasabi din nila. So sa tingin ko, very trustworthy yung mga grupong ganyan. Gayunpaman, again, nandyan na nga yung request. Eh, kailangan po ipaubayan na natin sa NBank. Pag-aaralan muna nila yan at sila ang magsasabi sa atin kung paano tayo magpo-proceed onwards, no? But again, ang COMELEC, palagi niya sinasabi, bukas sa pagpapatunay ng pagiging legitimo ng sistema ang ginagamit natin. Apo, yung pong yung investigasyon po ninyo na ginagawa po ninyo kaugnay nung yung taga COMELEC na sinasabi ng Smartmatic na nagbigay ng password, yung kalahati po ng password para mabuksan nung gabi na iyon, mapalitan yung enye to, yung question mark to enye, ano ho bang sinasabi niya at pwede ho ba siyang i-identify o sa publiko kung ito'y pangkaraniwang empleyado o siya po ay isa sa mga commissioner o may mataas na rango po sa loob ng COMELEC po? Pwede ho ba yun? Opo, katunayan, nung unang gabi pa lang na nagsalita yung COMELEC, no, naglabas na kami statement itong taong ito. Siya ay isang information officer sa loob ng COMELEC sa ating IT department. Ibig sabihin, may katungkulan po talaga yan. Ano? Bukas naman yung andyan naman siya, ready siyang ma-imbestigahan. Dahil nga ang pinag-uusapan naman natin dito ay yung paano ba nangyari ito, no? Yung protocol. Pero emphasize ko lang, Sir Jiggy, iwalay na usapin ito doon sa kung nabago ba yung resulta or kung nagta-apekto ba sa resulta. As far as the COMELEC is concerned, malinaw na yung sinabi natin. Patingin namin walang epekto sa resulta at nakita yan ng mga dalubhasa. Pero kailangan din natin imbestigahan paano ba naganap yung pagpapalit na yon. At yun po yung kasama sa investigasyon natin. At makakaasa po kayo at ang publiko na kasama dyan yung COMELEC officer na tinuturo ngayon, no, ng Smartmatic. Again, hindi po itinuble yung partisipasyon ng taong yon from the very beginning. Information officer po siya, may katungkulan siya sa loob mismo ng ating IT department. Apo, yun hong Smartmatic, ngayon na talagang hindi nawawala yung issue sa kanila, no? Kung sa susunod na election halimbawa, wala ho bang ibang technology provider na may kakayahan din po na po pwede niyong ipabid yung mga kontratang ganito para naman may kalaban halimbawa itong o may local technology provider na kaya hong mag-provide din ng ganyang sistema para sa election natin. Meron ho bang na-identify na gano'n ng COMELEC? Ang proseso po ng bidding para sa ating automated election system ay palaging open public bidding. Ibig sabihin, hindi tayo nag-pre-identify o nag-pre-qualify ng mga suppliers. Hindi natin pinipili, ikaw lang ang pwede mag-bid, ikaw, kayong iba, hindi kayo pwede. Hindi natin ginagawa yung ganun, Sir Jiggy. Ang ating bidding palaging bukas sa lahat ng gustong sumali. No? And in the past, ang nangyari, merong mga dumating. In fact, nung 2010, parang 10 nga ata. Itong 2013, medyo marami din. Parang 7 ata ang nagsimula. Pero isa-isa silang nawawala kasi may mga requirements tayo sa bidding. So ang mangyari, kung sino yung pinaka-responsive dun sa bid documents natin, sila yung nananaig, no? Again, it's outside the control of the COMELEC kung sino ang magbibid. Dahil depende yan dun sa kumpanya na gustong sumali at kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang manalo dun sa bidding. Apo, bilang panghuli po, ano, yung naging eleksyon para sa Pangulo, para sa mga party list o congressman o iba ho, parang planchadong-planchado pati sa mga, actually sa senador, may mga parang nagpaplano pa nga yata ng protesta. Pero yun, sa pagka-vice presidente at senador,
eh, hindi ho ba kayo nanghinayang na talagang tamang-tama na sana pero nagka-issue pa na ganito napakalaki na nagdulot ng duda sa publiko? Bilang panghuli po, ano pa masasabi niyo rito? Definitely po, nakakalungkot nga po yun na okay na sana biglang nagkaroon pa ng ganitong issue. I think lahat ng involved sa halalan ganyan ang nararamdaman na yun, na parang nagkaroon bigla ng parang isang issue na nagiging focus ng usapan, imbis na mapag-usapan kung gaano ka-successful yung halalan, kung gaano kalinis yung resulta, at kung gaano kabilis nalaman yung mga nanalo. So, totoo po, nakakalungkot po talaga yan. Pero ano magagawa natin? Nandyan na yan. Ang importante, malaman natin kung sinong responsible at kung sinong dapat panagutin kung kailangan mong may panagutin. Apo, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Sige, nung James Jimenez, tagapagsalita po ng Commission on Elections. Salamat po.